Papa Loreto, guys, is Loreto M. Presyon, August 27, 1920, October 12, namatay siya, 2022, age 102 years old. Ngayon ang kanyang living, guys. Siya ay kamag-anak ng aking asawa. Ang asawa ng tita ng aking asawa. So, guys, tignan natin ang kanyang funeral service. Malawing kagabuhi sa mga katauhan sa unang panahon. And to mention a few, just like for example, si kay Adam, nagkabuhi siya for 930 years. Nagalong pa lang kita sa 930. 930 years. And then, ang sumunod sa yan, ang si Seth, nagkabuhi si Seth sa 912 years. And so forth. Mabasa na po sa Genesis chapter 5 that the person who ever lived na pinakalawigid amo si Metosela for 965 years or 69 years. Wow, can you imagine? So kung niya nagpanikahon ang tao na magpuli sa kamangin centenarian kita. Ha? No, just like for example, si Kenai Lurito, 102 years old, si gusto naman yung pero kaya namin, kaman, pag-apot sa 100 years old. May 100 years old. Kaya namin, no? Pero hindi sila, ya, kung pilaihan ka pilong, pag 900 years, pilaihan ka tao saan Manila mapatot. Oh, grabe, no? Pero, ang isa sini sa kaputas na atong nakuha subong, kaysa sa mga ginagkumen sa balani kasulatan, nga ang tunsundon, it might not be ka-abot kita sa ginataong nga ton nga, just like kita tayo rito. Sa membro sa panimalayan, itay rito nga alito ni Subo. Wala ay hand siya nagahandog sa iya kakabataan, kapalintihan. Just like Enoch walk with God. I have to believe. Nga si itay presyon, Lorito, siya isa sa mga ginatawag na mo niya matutog ng British sa British and English. Hindi maglambot ang kalawigon siya kabuhi,
kung wala siya naglakad bukod sa Ginoo. Kung wala siya nagkabuhay, tira niya sa Ginoo. Kalipay puno sa Ginoo, nga ang katawan maglakad tira sa dalan sa pagkamatao. Gusto sa Ginoo, nga tagahan na angry members of the family will walk in the faith just like the legacy na ipilin sa sinigatibulan and above all the legacy of the servant of God in the person of Enoch. No? The person of Enoch. Just like Paul. Si Paul at Pahuay, in a good old age man, sila nagkong kagaluhoy sa Ginoo, ginitugutan niya, na si Tatay Lurito, Brother Lurito, magapahuway, dira sa pagtuo, na may dakong mapaglaon, na sa adlaw sa pagbalik sa Ginoo, kag sa tingog sa pulong sa malukundan, kag sa pagpulong sini, sila na nagkalamatay nila sa kay Kristong papanhaw sa impunan. Kaya hindi nga paglaon, sa mapas 1 Thessalonians chapter 4 verse 18, magdinasigay kita sa silingin. That's all. Magahimo kita sa mga pagpangamuyo, shall we bow our heads. Ang magasilaw si katapusan, magkita sa pagsilaw, and then, wala na, Sifat! Stop!
lugar. Bato na ang bandera. Dinay nagarepresentar sa aton pulso. Dinay nagasimbolo sa katapat. Pagka magalingan. Kasiiso sa pagserbisyo sa aton pulso sa Timor at Kaliwan. Atlaw sa mga pagalingan. Kasi atlaw sa mga pagalingan. Sige, led. Gambal ka na. Gambal na ko, hindi. Hindi. Shhh. Friends. Gambal ko, hindi. Hindi. Hindi ko. Namita na, bye. Delikado, marang ginawa mo ko. Isog ka lang gabi, pasuntan mo sa mga. Tapos na. 12. Okay, doon ang family.